Dire na ba ini? Ha? Dire na ini? Oh, pagdungagan naman ini. Bago na natin. Oh, pagdungagan. What's up mga kasangsang? Welcome back sa ating YouTube channel. Good morning, good morning, good day at hope at okay ang lahat. For today's video, ayan guys, may pupuntahan nga kami guys before tayo bumalik na Manila. Siyempre, hindi natin makakalimutang dumalaw sa aking lolo at lola na nasa kanilang Himalayan lies. Punta kami ngayon sa sementeryo guys kasi ilang days na ako guys simula na dumating ako sa probinsya is hindi naisipang makapunta agad kay lolo at lola. So for today's video, yung kasama ko si Erpat at si Mama. So 2 days before guys, pumunta na nga tayo ng sementeryo para dumawal sa ating lolo at lola. Ito usually guys, ito talaga ginagawa ko pag dumating tayo sa galing bakasyon. So ayan guys, nagbibiyahe kami guys papuntang sementeryo within malapit-lapit lang na 2 baryo lang yung guys ang dadaanan bago yung sementeryo. So ayan guys, tara, let's go! Ayan mga kasangsang, malapit na nga tayo sa pupuntahan natin guys. So almost around 10 minutes ang biyahe lang naman, malapit-lapit lang talaga siya guys. So lagi kong dinadalaw itong dalawang na to na guys kasi siyempre mahal na mahal natin yung mga mahal sa buhay natin na yumao na. Malapit na malapit to sa akin guys yung si Lolo at Lola guys kasi siyempre lumaki kami nakasama sila. Nung last pandemic guys, si Lola yung pumanaw sa edad na 98. So hindi na tayo nakauwi nito guys kasi pandemic time. So naalala ko lang guys kasi nung time na yun na kadauwi ko sa probinsya, pag bakasyon ko galing abroad, is yun talaga nag-aabang siya sa akin na pasalubong, mga ganyan guys. So nami-miss ko lagi yung pagdating mo na yung may sasalubong sa yung Lola. Na super bait, super talagang na yung kabataan namin guys, sobrang malahanin siya sa amin mga apo niya. So ang guys, andito na nga kami guys, malapit-lapit na kami. Ito yung sa Libas Cemetery, Habunga, Agusan del Norte. So usually ito yung mga malapit lang naman dito sa lugar namin guys. So ayan, balik tayo sa kwento guys. Ayan yung lola ko guys, super bait talaga. Naalala ko lang siya yung naalala ko yung sinabi niya na last na bago ako bumalik ng abroad, eh sabi niya na bumalik na ako agad daw kasi baka daw hindi na daw nga daw siya makaabot ng ganun kasi tanda na rin siya, nasa 98 na, 97 or 96, ganun na yung edad niya guys. So sabi niya sa akin is balik na agad or dito na lang daw magstay sa probinsya kasi makakain naman guys ng 3 beses sa isang araw. So ganun tayo kamahal ng ating mga lola. At ito na guys, nandito na kami, naglalakad na papunta sa kanyang pungtod. So kasama ko dito si Erpat, si Mama. So usually ito lang kasama natin nung bakasyon kasi spend more sa kanila guys, lalong-lalo na kay Papa kasi nagkasakit nga siya guys. Siya talaga yung inuwi ko para lang mag-alaga sa kanya guys kasi hindi natin alam ang panahon, at least nagawa yung part natin bilang isang anak at naibigay natin yung best para sa ating mga magulang. So yan, dito na tayo kay kasalibingan nila nanay at lulo at lola. Ay nauna kasi si lulo na nawala nung 2000, matagal to, mga bandang 2003 ganun. So sobrang tagal na nung namatay si nanay ng 2021. So ayan, nilipat na si lulo, ayan, magkasama na sila sa isang lugar. So yan guys, si mama yung kasama natin. Si siyempre hindi mawala dyan si Mamal, lagi pa rin emotional guys pag dumadalo siya dito sa nanay niya.
So kahit matagal na guys, so lagi siya nag-emotional siya. Siyempre, mama yan eh. So ayan guys. Kasi matapuan ito ng matapuan. Ayan. Dere na ba ini? Ha? Dere na ini? O, oh, pagdungagan naman ini. Bago na natin? Na, pagdungagan sa ibabaw. Basta sa una, dito ra, ini, tag, anak, tagbutan na yung ano, spasyo. Tag arrange, arrange. Arrange na yun. Naman sila, hindi sa lahat, oo, naglong. Alagara, ang putli na dito gama. Sundon ang pulong niya, panalangin niya tag niya, awitan ko siya, dalay ko siya. Ang Diyos, maayo kaayo, awitan ko siya, dalay ko siya. Busa simbahon, halaman, yukbuan nag-alagaran, ang puti na Diyos o Bama nang sundong tuon ang pulong niya panalangin niya tag niya awitan ko dahi kong kusya dalay doon ikaw Diyos walang katapusan salamat ginawa ni natak na Diyos Espiritu Santo ako nag-aumpo kanuna lalo na kanamo sila tatay nanay nakakita na ang sitwasyon na pero ako nag-aampo kanunay na sila magagabay pabalik na ng Abu Dhabi papunta usab sa Maynila ako nag-aampo kanunay na siya doon ay mga lakaw iblis mo siya Panginoon o iblis mo siya tay uban uban sa Diyos haleluya lalo na kang Janis na maanak ako usab naga ang usab kaniya gabayan usab niya ninyo siya at sa iyong pagpanganak uban sa So, ayan mga kasangsang, after nga tayo mag-alay ng kanta at dasal, so, ayan, nagdasal nga tayo si Mother, ayan, nag-lead ng panalangin. Siyempre, pangkalahati na yung ano niya, prayer niya, guys. Siyempre, si Mama is basta talagang religyoso talaga yan. Siya yung talagang prayerful sa aming buong pamilya. So yan guys, sa mga ibang mga kababayan natin na may mahal sa buhay na yumaon, na siyempre huwag natin kalimutan sila na dalawin guys. Kasi minsan guys, pinapadaan nila sa mga panaginip. Ibig sabihin, naalala ka nila. At siyempre sa gagawin mo is yun, dadalawin natin sila guys. So ayan guys, ayan si Erpat guys, kasama niya kahit may sakit nga talaga gusto niyang sumama talaga guys, siyempre gusto rin niya makita yung pagpamahal kasi close rin niya yung lolo at lolo ko. So ayan guys, maraming salamat guys. Hope at okay ang lahat sa lahat ng mga may mahal sa buhay. Huwag natin kaligtahan kung nasa malayo man tayo at umuwi tayo guys. Huwag natin kalimutan dumalaw sa kanila. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you.